1430, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Bumaba? Ang alin? Oo, bumaba, pero magkasing haba pa rin at mas masarap ha. Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangkap. Mas masarap at masustansya ng makinig sa programa Home Body. Kompleto serikados na mula sa success stories, health and beauty tips at pagkabay kay misis ng tamang paghahanda ng pagkain, pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya, wala ka nang hahanapin pa. Home Body. Bubusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusog at masaganang buhay. Bukod sa seryosong talakayan sa bata, at usaping pangkalusugan, may bonus showbiz balita pa. Homebody, programang pangkalahatan. Walang pinipiling edad kahit mga teens, tiyak na inain. Saan pa kayo, mga tropa peeps? Oh, anong say kaya ni Mayora? Homebody, mapapaaga na ang paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Homebody, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Homebody, mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 kHz. At siyempre, mapapakinggan ang sabayan sa radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Oh, nawala! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Homebody, ang bida ng tahanan at syempre pa, Miyerkules na naman. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Homebody at kapag Miyerkules, syempre pa kasama natin si Direk G.A. Villapuerte, ang aking partner. Nasa remote broadcast dahil siya ay merong proyektong ginagawa. Ano kaya yan? Makikibalita tayo mamaya kay Direk GA. Ako po si Jamie Quinto. All the way hanggang 11:30 a.m. tayo magkakasama. Bakit ayaw tumunog ng aking ano? Ayan, nawawala. Okay, sige. Magandang ang ating mga pag-uusapan. Siyempre kapag ka-Miyerkules, yan po ay showbiz. Ihahatid ni Direk GA ang pinaka-hot at latest showbiz. Ayan. Mga blind item at kung ano-ano pa, mga balita sa mundo ng showbiz, i-update tayo syempre ni Direk GA Villapuerte. So hindi niyo siya makakasama ngayon, hindi natin siya makakasama ngayon. For the meantime, siya po ay nasa area ng Laguna. Okay, so siguro bago si Direk GA, papasukin ko muna yung mga nakapending na report. Yo! Ayan. Kung kayo po ay naiipit sa traffic o kaya naman ay nakikipagpambuno para makasakay sa MRT, ituloy nyo lang yan. O, ganyan talaga ang mabuhay, lalo na dito sa Pilipinas. Oo, kailangan ay laging may ipinaglalaban. Ipaglaban mo, ate, kuya, ilaban mo. Sige, isiksik mo pa yung sarili mo. Ay, nako. Doon ho sa mga bababa sa EDSA Show, ayan, sa EDSA Show Boulevard ng MRT station, baka po kayo ay sa gawing Ortigas area, wag na ho kayo munang bumaba sa EDSA Show dahil kanina pa ho nagsasagawa ng earthquake drill. Oo. So, kanina, ang daming mga tao, hindi kayo pwedeng maglakad patungo ng Shangri-La para kayo ay tumagos pa Ortigas. So, kung halimbawang kayo ay pa Ortigas area, di ba, medyo mahaba lang yung nilalakad from Ortigas dahil nagpa-flyover pa, tatawid pa, okay na din. Kesa naman dababa kayo ng Shangri-La, tapos hindi rin kayo pagbibigyan dahil nga nagsasagawa sila ng earthquake drill. So, lalakad pa kayo ng pagkahaba-haba. Okay.
Dito muna tayo. Ano ito? Taxable value ng lalawigan ng Batangas mas tumaas pa. So ibig sabihin kung ako kanistor ay nagbabalak na bumili ng lupa diyan sa Batangas, lalo na kung yan ay ano, farm lot, abay tataas pa. So ibig sabihin yung aking amilyar kung sakasakali ay tataas din. Tama ba, Canestor? Tama ka, Jimmy. Good morning. So batay sa huling datos ng Provincial Assessor's Office, noong taong 2018, nakapagtala ang lalawigan ng Batangas ng halagang mahigit na 118 billion na total taxable assessed value sa napinakamataas sa nakalipas na 4 na taon. Sa ulat ni Engineer Jose Rito Javier, Assistant Department Head ng nasabing tanggapan, ipinakita nito ang graph na nagpamalas sa trend ng pagtaas ng assessed value ng lupa sa lalawigan. Binigyan din dito ang malaking pagbabago ng halaga mula sa 77 billion noong 2014 hanggang sa 118 billion para sa taong 2018. Taong 2016-2017 naman, makikita ang malaking diferensya o pagtaas sa total taxable assessed value na mula sa 92 billion ang naging 114 billion. Ayon pa sa Provincial Assessor's Office, ang malaking agwat ng pagtaas ay bunsod ng mga bagong deklarasyon ng ari-arian ng mga malalaking kumpanya sa Batangas. Matatandaan pa noong nakaraang taon ay pinarangalan ng ang Batangas Province sa dinaos na 2018 Mid-Year Performance Evaluation ng Bureau of Local Government Finance Region 4A Calabarzon matapos manguna sa buong rehiyon ng magtala ng highest total assessed valuation para sa taong 2017 na may kabuuang mahigit na 114 bilyong assessed valuation. Samantala, patuloy pa rin ang aktibidad ng tanggapan ng pamahalaang tagatasa tulad ng tax mapping sa Kalaka na malapit nang magtapos. Ang bagong bukas na tax mapping sa Talisay, Batangas at ang tuloy-tuloy na saturation drive o ang pagdiskubre sa bawat munisipyo ng mga undeclared property para magkaroon ng tax declaration. Ako si Nestor Tagitla para sa DCME 1530 o nasa kanan, ang hempilang may paninindigan. Maraming salamat, ka Nestor Tagitla. Ayan. At ito na nga, ibibigay na namin sa inyo. Hoy, mamaya pwede pa kayong humabol ha. Hanggang 11:15 yung resulta ng ano ng poll poll survey namin, 'di ba? Oh, so ano, sino sa dalawa ang kakampihan nyo? Ayan, natatawa ako dun sa mga komento ng mga ilan sa mga kaibigan natin at maging yung mga nakikinig sa atin. Oo. Kapag Miyerkules kasi, showbiz ho tayo. Ang pinakamainit na pinag-uusapan ngayon sa showbiz ay syempre, itong si Chris at si La Greta. Ay, nako. Oo, mamaya ho, ikukwento namin ni Direk. Pagkukwentuhan namin ni Direk yung ano bang nangyari. Oo, ano bang nangyari dyan sa kanilang dalawa. At dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin, hanggang 11:15, sakto ha, dito sa sarilo namin, i-announce ko mamaya yung sino yung mananalo. Oo, kung si Greta ba o si Chris ba. Oh, tandaan natin ha, awayan to. So hindi naman ano, hindi naman pagandahan to. O di kaya pasiksihan. Oh, ayan. Sige, mamaya alamin natin kung sino sa kanilang dalawa ang magwawagi. Ang dami kasing nagre-react eh. Sabi, bakit naman ito si Gretchen Barreto eh, nakikisaw-saw pa daw. Oo, dyan sa issue ni Chris Aquino. Oo, at syempre, alam nyo naman, kapag sinabing Chris Aquino, eh talagang marami din naman yung pumupukol ng batikos sa kanya.
Diba? O, kaya ano eh, kaya talagang ika nga eh, mahigpit o mainit yung kanilang mga ano, mga pasaring sa isa't isa. Over the weekend ay eh, meron ding mga ano, meron ding iba't ibang mga balitang showbiz. Oo, tulad ng second party, pwede pala 'yon. Pwede pala 'yon ano, na dalawang beses kang magbe-baby shower. O, sa mga ordinaryong mga tao po, kagaya ko, ako isang beses lang ako nag-baby shower eh. Eh yung ano, yung iba, yung ibang mga kaibigan ko, talagang ano pa, ginaganap pa sa hotel kung hindi man sa mga parang function room at talagang may mga ano, event organizer na din. Oh, nung araw, 'di ba, kapag sinabi na, "Uy, buntis ako." Okay, congratulations, ganyan. Tapos hanggang nag-evolve, meron yung ano na, yung pinapakita na yung ano, yung mga ultrasound, ganyan. Yung baby shower actually, ay ano yan eh, tawag dito, nag-start yan sa Western. So alam niyo naman tayo, oh, adapt ng adapt. So ayun, 'di ba? Kumbaga eh, inadapt lang natin kung ano yung ginagawa nila. Oh, so ngayon dito, parang pag nagpa-baby shower ka, eh bonggang-bongga na rin. Eh bay, si Marian Rivera, dalawang beses daw nagpa-baby shower. Oh, yung iba pa nga, meron pang ano eh, gender revelation. Diba? May mga pa-games pa yan, marami. Maraming mga, ika nga, pa-eklat. Oh, na ano, ako minsan eh, sasabihin, o oh, i-gender reveal, ano ba yan? Lalaki, babae, o oh, ano, di ba? Kung halimbawa, ikaw, nanay, nagtitipid ka, kung actually ang baby shower, ang ano niyan, ang intention niyan talaga, of course, is to celebrate life, no? Dahil syempre, ang pagbubuntis ay buhay, ang baby ay blessing, di ba? So, that is to celebrate life. Tapos, kung halimbawa, added factor na lang, kung halimbawa, iimbitahin mo yung mga kaibigan mo, nagagawin mo ring mga ninong at ninang, ba? Diba? And kung minsan, yung mga lalaki talagang hindi, ano, hindi dumadalo sa mga ganyan kasi parang very awkward para sa kanila yon. Oo. So, kung halimbawa, ganoon yung, ano, yung pangyayari, eh, kuminsan yung mga mommy nagre-request yan eh, 'di ba? Mga momshi nagre-request, magre-request na lang ako mga momshi kung pwede, 'di ba? Ito yung ano, yung gender ng baby, 'di ba? Tapos ito yung ano, ito yung aking kumbaga parang wish list, ayan, para sa baby. Kasi kung halimbawa puro puro botelya ang ibibigay sa iyo, 'di ba? Eh, isang tangbak na botelya naman, hindi mo naman magagamit 'yan. Oh. So ano, kumbaga parang kailangan eh ano, kahit papaano, yung mga wish list ilagay mo na kung anong gusto mo, 'di ba? Or kung minsan yung mga kaibigan mo din, 'di ba? Instead of sige, mag-ano na lang tayo, mag-ambag-ambag na lang instead na puro botelya nga naman o kaya naman ano, baby powder. Yung iba ha, nagiging practical ha. Ang kumisan hinihiling nila, baka pwedeng diaper na lang. O, totoo naman. Napakagastos kapag ka, ano, kapag ka newborn, diba? Mayat maya pupupo, excuse me. Mayat maya iihi, yung mga ganyan. Okay, buti na lang ako kahit papano graduate na sa diaper. Oo. Susunod naman na magagraduate eh, sa milk naman. Ayan. Okay. Oy, hindi raw hindi sumasagot si Direk GA. O baka naghahanap pa ng ano ng signal. Patawagan ninyo maya-maya. Oo, maraming mga ano 'yan, maraming mga kwento lalong-lalo na at ano, yung tawag dito si Christopher King, yung indie actor na kanyang anak-anakan. I think meron siyang nandoon siya sa burol ata ni Christopher King and meron siyang mga ibabalita sa atin. Ayan. So maya-maya sige. Tawagan ninyo si Direk GA Villapuerte. Okay. So nangunguna pa din. Teka muna. Titignan ko muna itong ano, itong aking, uy, teka muna ito, bago babati pa ng iba.
Sabi ni Sherwin Markowi, good morning Ma'am Jamie Quinto. Yahoo, Ate Kelly Lim, baby shower, baby shark. Ma'am Kelly Lim, good morning po sa inyo. Sabi ni Sherwin Markowi, puro botelya, pwede mo yang ibenta. Talaga ba, Sherwin? Magbebenta. Thank you din po kay Jovi Gem, ano to? Jovi Gem Onairetam. Tama ba? Oh, kung minsan kasi, ano, nababaliktad ho yung inyong kwan, yung inyong pangalan. Okay. So dun sa tanong natin, pwede pa po kayong humabol hanggang mamayang 11:15. So mamayang 11:15 isasarado natin yung botohan, ayan. Para sa Awayang Chris Aquino at Gretchen Barreto, sino ang papanigan nyo at bakit? Ayan. Dito po yan sa GA Showbiz Chronicle. Meron ng mga nagsipagboto. Ayan. Teka, alamin ko muna ha. Itong mga bumoto. Sino ba itong mga bumotong ito? Ayan. So, 23 na as of 10:25. 23 na yung kay Cristeta at 38 kay Lagreta. Go, go, go lang hanggang 11:15. Malaman natin kung ano yung inyong mga saloobin tungkol dito. At syempre, eto pa, yung ilan sa mga ano, sa mga comment. Ito talaga si Direk GA nag-comment sabi niya, nagpapakatotoo kasi siya. Ayan, si kay Chris daw. Meron naman talaga karamihan ng mga lalaki talagang nag-comment talaga ba? Oo, with all due respect daw. None of the above. Di ko nang babanggitin yung iba. Oo. Sabi ni Kuya Ronnie Maliwat, wala. Parehong di tut tut tut. Ayan, okay. si Ryan Roa, si paring Ryan Roa, walang mapipili dyan, parehong may tut tut tut. Si Sir JP Pasaylo, good morning din. Kay Ma'am Eva Pormento, magandang umaga po sa inyo. Kay Ma'am Elsa Reynares, uy, ngayon lang kita ulit napakinggan na bate, Ma'am Elsa. Sabi niya, wala, none of the above. Sayang at topic para sa programa po. Ito ho kasi katuwaan lang at ito ho kasi yung mainit na pinag-uusapan sa show business. Alam niyo naman kapag Miyerkules tayo po naman ay tawag dito, nagbabalita ng mga showbiz at katulad nga ng ating napangako, syempre kahit wala si Direk GA, tuloy pa rin yung ating showbiz. Yung kahapong binabanggit ko ha, maulanggalang na, dun sa mga nag-abang, sayang si Emiel, dun sa nag-abang ng ano, ng tawag dito, ng... what they call this, yung sa sex bomb. Doon sa nag-abang sa sex bomb dancers na next generation, ipagpaumanhin ho ninyo. Kahapon lang tumawag sa akin yung parang handler nila. Ang sabi, hindi raw po makaalis. At mukhang naipit sa may probinsya, no? Mukhang naipit sa may probinsya dahil sila ay nagraraket at alam nyo naman, kapag ganitong eleksyon, di ba, hindi maiiwasan na kasama sa mga intermission, yung mga sasayaw-sayaw, di ba? Hindi talaga maalis yun, ano? Yung mga sumasayaw-sayaw na mga babae kapag nasa rally, 'di ba? Diyan nadali si 'di ba? Diyan nadali si Senator senatorial candidate Tolentino, Francis Tolentino, 'di ba? Diyan siya nadali dun sa mga sumasayaw-sayaw na 'yan. Teka muna. Dito muna tayo, Women's Month celebration sa March pa 'to. Inilunsad na sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Women's Month is March, 'di ba? Ang aga naman paglulunsad niyan, Kuya Romy Barredo, ibalita mo nga 'yan.
Yes, good morning, Ma'am JQ. Happy Women's Month. Sa araw ng Biyernes na yan. Pero dito sa Lusod ng San Fernando, napakadali lang nag-handa. Itong City Government San Fernando sa pamagitan ng Women's Month 2019 Executive Committee ay kanila lang sinimulan ito kahapon. Tinaguri ang Fernandinang Miabe-Abe, may papanantabe para kayong panyulong. Ito yung kanilang calendar of activities. Ang nakalinyadang aktibidad ngayon taon sa Women's Celebration, Barangay Women Consultative Assembly, March 4. Mm-hmm. March 5, Kalipi General Assembly. At ilulunsad din dito yung Japanese Encephalitis Mass Immunization Campaign, March 6. March 7, Water District Ceremonial Turnover ng mga hand pumps. Ang Women's Walk naman, March 8. Ang Mommy and Baby Fair, March 8 hanggang 12. Ang March 15, ang LGU Intercluster Cooking Contest. At yung Fernandino Ma'am Premier Fair, March 15 hanggang 17. March 25, ito yung Technology Forum on Food Product Standardization. At sa May Department of Science and Technology Region 3 Conference Room ito. At magkakaroon sila ng Go Nego, Kabuhayan Showcase at Trade Fair, Arapan ng City Hall, March 28 hanggang 30. Magkakaroon sila ng Rubin Academy on March 9 sa may amphitheater sa may Heroes Hall. Highlight this celebration, ang mga Women's Sectoral Consultative Assembly ay dadalapin sa March 22 sa Mini Convention Center. Mm-hmm. Kuya Romy, yung mga tawag dito, yung mga kababaihan, sino ba yung mga masasabi natin na mga magigiting na mga babae diyan sa inyong lugar? Sa aming lugar din sa Pampanga, in ano no? Siyempre, si yung tinatawag nilang nanay. Mhm. Si Governor Lilia Pelenda, siyempre siya mag-outstanding personal na pera, pera ng Kapitolyo, pera ng mga kaibigan niya. O yung kaibigan niya si Ate Glo, Speaker, House Speaker. E pag pinagsama-sama yung ano, alam mo dito sa Pampanga ngayon, unity na sila sa politika. Halos marami yung mga areas na unbeatable and opposed. Oo, kaya maganda yung magiging resulta siguro dito sa Lawigan ng Pampanga para sa kapakanan ng ating mga kabilang, particular ngayong buwan ng Marso, sa susunod sa Biyernes, simula na yung buwan ng Marso at tinatawin ng Women's Month Celebration. Mm-hmm. Marami rin mga kababaihan na mga dito na mga magigiting na tumutulong na talagang maganda, magiging ehemplo. Malalaman natin sa kanila niyan itong darating ng mga araw dahil siyempre pipili sila na maging ehemplo na parang leadership by example. O yung mga ating mga kababayan sa mga kanayunan at yung ating mga kababayan sa mga alta sosyalidad na nakatulong sa ating mga kabalin. Okay. So, kumbaga, ano, tawag dito, bukod kay, ano, bukod dun sa inyong gobernador. Sino pa yung mga masasabi nating mga ano, mga haligi, babaeng ilaw pala, ilaw, ayan, sa Pampanga. Iba-iba kasi yung ano, may category, meron sa culinary, meron naman din sa social service. Napakarami niyan eh, kung babanggitin niyan eh, napakarami. Sa culinary, yung tinatawag na lang palagi si yun eh, si Aling ang tawag doon. Basta sa culinary, meron dito na siguro mga lima yan. Kasi ito yung culinary capital of the Philippines, sa Lawigan ng Pampanga. Ngayon sa social service, marami. Hindi ko mabanggit sa dinami-dami ng mga kababaihan na dapat parangalan, bigyan ng pagkilala sa kanilang pagtulong, pag-suporta sa ating mga kababaihan dito sa Lawigan ng Pampanga. Mm-hmm. Okay. So, yan ang report. Ako, si Sige. Rory Moreno, nandito niya may kisitreta, wala sa kala, lang yung pila, may paninindigan. Okay. Sige, maraming salamat si
Kuya Romy Barredo. Okay. So, speaking of, ito, yun daw pong Pasig prosecutor, dinismiss yung qualified theft complaint laban kay Nico Falsis. Si Nico Falsis po, ito yung ano, ito yung sinasabing tawag dito, parang naging manager ni Chris supposedly dun sa social media niya, no? Yung parang sa marketing niya. So nakadalawang beses daw na panalo ayon po dito sa PEP na ano, kumbaga naka-strike 2. Ayan, naka-strike 2 na si Nico Falsis sa legal battle nila laban kay Chris Aquino. Ito daw ay makaraan ngang ibasura ng Pasig City Prosecutor's Office yung 44 counts of qualified theft na inihain ng actress, TV host, web star laban sa dating project director ng kanyang kumpanya na Chris Cuanco Aquino Production o yung K-Cup. Mm-hmm. So, ito po ay ano, kumbaga eh, sinasabi ho sa resolusyon, ayan, sa ipinalabas ng Office of the City Prosecutor sa Pasig City, kay sa inihaing complaint ni Christina Bernadette C. Aquino, o kaya mas kilala sa tawag na Chris Aquino, laban kay Ricardo M. Falsis II, ang resolution po na ibinigay dito ng korte, ng mababang korte, ay insufficiency of evidence ang ibinigay na dahilan. Kaya raw ibinasura yung reklamo ni Chris laban kay Nico. Oh, 48 na pala ito si Ms. Chris Aquino. Mm-hmm. Matatandaang noong October 2018 ay sinampahan po ni Chris si Nico ng 44 counts of qualified theft sa 7 syudad ng Metro Manila, kasama po yung Pasig at mga syudad ng Makati, San Juan, Mandaluyong, Taguig, Manila at Quezon City. Okay, so ito po ay dahil sa ninakawan daw umano, ha, si Nico ng, o ni Nico si Chris ng 1.270 million pesos sa pamamagitan ng paggamit ng company credit card. So humihingi si Chris Aquino ng danyos na 32.27 million pesos. So ang nagdesisyon po yung court, at ito po ay sa 11 pahinang desisyon na pirmado ni Senior Assistant City Prosecutor Aileen Sabare. Ayan, okay. So, dahil po dyan, saan naman umiksena si Gretchen Barreto? O, sige, itanong natin kay Direk G.A. Villaforte. Direk, good morning. Hello, hello, hello. Good morning. Oy, na-miss ka namin dito sa studio, ah. Okay, well, nandito, kakarating ko nga, nandito na ako sa ano, Robinson, Santa Rosa, Laguna, Taray, diba? Ay, ang Taray. Yes. Oo, so baka naman pwedeng mapadalhan mo kami ng mga pa-video mo dyan or mga picture mo. Ano ba mga ginagawa mo sa mga oras na to? Wala pa, as of now, nag-prepare pa lang sila. Kasi mag-start yata kami mga 10:30 or mga 11 yata. Ano to, yung parang mag-training sa isang school, sa isang private school dito sa Laguna na invite ako. Early ko na to kasi ginagawa. Ah, okay. O, teka muna. Ito, wala ka bang ano, blind item for today? Blind item? Wala naman. Pero ang chika ko, ang may chika ko lang, ayun na nga, regarding update pa rin sa, siyempre sa ating aking isa sa mga indie actor na si Christopher King is wala nang puno problema ngayon ng kanyang misis dahil sinagot na nga di umano ni Coco Martin ang lahat ng gastusin niya hanggang pagpapalibig. O, diba? Oy, oo nga, dumalaw daw si Coco. Dumalaw daw si Coco Martin. Sumasaludo naman tayo dyan kay Coco Martin, diba? Yes, dumalaw siya nung isang gabi. Kailan ba to? Nung Monday, dumalaw siya nung Monday ng gabi kasama si Direk Brillante Mendoza
katulad sa mga malalapit na kaibigan din ni Coco Martin. At ito ito ang nakakatuwa kasi walang kumbaga sikreto ang pagdalaw ni Coco Martin. Oo. Kumbaga walang press, walang masyadong press, walang camera, walang so, di ba? Parang napaka-authentic ng pagdalaw niya. Hindi niya in-announce na, oy, eto na, tutulong ako, ganon. Oo, yung ganon. So, nakakatuwa lang. Kung may mga ilang mga video man na lumalabas, parang personal na kuha lang ng mga ilang mga tao na nagtuon. So, nakakatuwa naman. Tapos, kagabi... Nandun ka ba? Nagpunta ka ba sa Libeng? Sa Wake? Nagpunta ka sa Wake? Nung unang araw, nung Sunday, after nung kay Catriona, nagpunta ako. Oo. O, yun pala, hindi mo pa kinukwento sa amin. Ano ba nangyari dun kay Catriona? Chaps, kwento mo din sa amin kung ano na, tawag dito, ano nangyari dun sa Wake? Sino yung mga nakita mo? Mag-chika ka naman. Dun sa unang araw ng Wake, yun nga, may pangalan din ng mga press people na dun doon. Namataan ko dun si Jerry Olea, si Jude Lally, nandun din. Tapos, yun nga, nakausap ko rin personal si Nikki, yung misis ni Christopher Binna. Yun nga, ang unang niya nga hinaing is parang sana matulungan siya ng mga ilang mga natulungan ni Red, mga natulungan ni Coco, ni Christopher King. Kasi nga, talaga namuproblema siya nung unang gabi, namuproblema siya ng mga gastusin niya. Wala pang certificate, ganyan. Ikaw muna, okay. Yeah, so after na nun, parang nung malaman nga at nakarating kay Coco Martin medyo maraming malaking problema kasi ng misis, agad-agad naman magpunta si Coco Martin. Kasi alam ko, taping yun ng provinsyano ang Monday eh. Pero nabalitaan ko dun sa isang actor sa provinsyano na early pack up sila para nga puntahan ni Coco Martin si Christopher King. So, nakakatuwa naman. Nakausap mo yung asawa? Nakausap mo yung asawa? Actually, nandun kami ng friend ko, si Jojo Pollack, si Francis Carriato. Nakausap natin siya mismo. Oo. Ano yung masasabi niya na may mga, di ba, may mga, kumbaga parang, merong mga nagsasabi na chismis, na nagpapakalat na di umano'y namatay daw sa AIDS. Ang sinabi ko na lang dito sa medias, parang hayaan na lang natin kasi ang nakakalam naman is tayo, yung mga tao na kakilala kay Coco Martin, kay Christopher Bain, kasi ever since pa, noon pa mga 9 years or 10 years ako pa, alam na naman na meron talaga sa akin ng diabetes si Christopher King. Oo. Binigyan ng mali siya. Oo. Correct. May patunay din naman ang business niya na talagang yun ang ikinamatay because doon na sa medical record ng actor. Ayun. Kagabi niya, ang namataan si Derek Arman Reyes tsaka si Derek Joel Amanga nagpunta kagabi. Talaga? Yes, nagpunta naman kagabi. Kami, ako babalik yata ako on Friday naman kasamang ilan sa mga kasamahan ng mga artista natin, ng mga naging artista ko, kasama kami at parang magbibigay kami ng konting tulong para sa asawa naman. So sama-sama kaming mga actor ng Gab Films na nakasama ni Christopher King. Babalik kailan ba ang huling lamay? Saturday. Saturday. Yes. Sure na siya na inilibing siya ng March 3 kasi wala nang problema. So, inilibing siya sa Paranaque. Sa Paranaque. Okay. Sa Paranaque. Yung malapit
dito sa malapit siya natutukan, din yung pagkakalam ko din. Oh. Ah, talaga? At least, sabi ko nga, parang napulutan na ng pilit ng misis niya na wala nang problema. At sinagot naman ng actor na si Coco Martin ng lahat mula sa burol hanggang sa ano, yung kabaong niya, yung hanggang sa pagpapalibi. Oo. Oh, ang taray, di ba? Ang bait naman talaga ni Coco Martin. Re. Oo. Mabuhay ang probinsyano. Kaya siguro, pinagpapala si Carlo Dalisay eh. Ay, si Cardo Dalisay, di ba? Hindi mahuli-huli. Oo. Oh. Naman, oo. Oh, anyway, dito sa ano, sa ating balita nga, Direk, nag-strike to daw itong si ano, si Nico Falsis, mukhang panalo na naman siya. Pero yung unang panalo niya, I think medyo nagtaasan ng kilay ng ilang mga nasa Instagram dahil ito ngang si Gretchen Barreto ay di umano ha, nag-throw siya ng party bilang pagsasaya. Na ano sa kaibigan daw niyang si Nico Falsis. Ano masasabi mo doon? Ay ako naman, ang opinion ko naman diyan dapat hindi na. Anyway, kung kaibigan naman ng personal ni Gretchen si Falsis, pero syempre lahat ba ng kaibigan niya na naaabswelto sa kaso, ginagawa niya ng ganun. Correct. So alam mo yun, parang dapat hindi na, kasi lalabas yan, isa ba yun sa mga fans ni Chris Aquino, mangyayari yan, parang kung tataas na talaga ng kilay, parang gano'n, bakit, parang umi-eksena si Ilang Greta, ano to, may, ano ba, may pelikula ba, at kailangan magpa, ano mo yun, yung mga gano'n. Oh, okay. So, oo, totoo naman. Kumbaga parang nakikisaw-saw siya sa issue. Ganyan. Nakakaloka din ba? Oo nga, nagulat din ako. Sabi ko na ako talaga naman. Oh, ang dami na namang mga issue niyan. Oh, ito sabi ni ano ni Sherwin Markowi, bahala sila sa buhay nila. Sabi niya, "Hello Ma'am Maria Omeno, si Cha Beberino na nanonood din sa atin, si Jane Manalastas." Oh, okay. At ano pa? Ito. Oh, wait lang ha. Okay. So kumbaga direk eh, ito'y pabayaan na muna natin, no? Oo. Kasi si kumbaga parang si Chris sana'y ma-overcome naman niya itong mga 'to dahil apparently pinahiram pala niya ata yung kanyang credit card doon kay ano. Yun ang lahat. So par hindi para sa akin hindi titigil ang hindi na kasi hindi, I think si Chris Aquino rin siya titigil ang hindi niya rin nakukuha yung gusto niya. Ganon? Yes. Knowing Chris Aquino. Ay, nga pala, Direk ha, yung panel of judges daw ng Philippine Idol, ng Idol Philippines, alam mo na ba to? Si ano daw, si Vice Ganda nando doon. Si Moira. Oo. Si Moira. Oo. Si James Reid. At saka daw si ano, si Regine Velasquez. O, di ba? O, kumbaga, finally, di ba? Dati ba si ano, si Lea Salonga? Pabor. Ay, talaga? O, sige, bakit? Pabor. Kasi, kung Idol Philippines siya, dapat, alam na natin, mga singers yung mga judges, pero, alam mo yung mga dapat na mag-judge, yung tipong, yung mapapawaw mo sa mga judges, di ba? Oo. Yun lang. Yun lang masyashare mo. Oh, hindi kasi nagulat. Nagulat nga din ako kasi, di ba, parang I was thinking na medyo parang like
Isilaya, sa Longga nga, ganyan. Or, oo. Eh, wala. Sino kayang pumili ng ano? Sino kayang pumili ng ano? Ng tawag dito? Line up. Ha? Yun ang hindi natin alam. So, anyway, balita, yeah. Ano, no? Sige, balitaan mo muna. Balitaan mo kami kung ano ba yung mga ano mangyayari diyan, yung mga kaganapan diyan sa pinuntahan ano mo. Festival of Talent 2019 kung saan mga taga ano mga taga Montessori o di ba social ko. Ay. Montessori. Antoroy. Sa mga bata, sa mga bagets ko. Oh, so ilan 'yan? So, ilan? Hindi ko pa like palang malalaman. Mamaya din babalikan kita ni Miss Jamie. Oh sige. Sana makapag-interview ka diyan ng ano ng kahit yung ano yung teacher ba or ano? Yung teacher, pwede yung teacher yung may ari ng eskwela ha. Charot na social din ba? Oo nga, oo. Oo siya, sige. Babalikan ka namin direct ka. Oo, pa pwede pang bumoto, sabihin mo, hanggang 11:15. Ayan. Sige po, okay po. Okay, sige. Thank you, Direk. Si Direk G.A. Villapuerte po yan. Mula sa Laguna. Ayan, nandiyan siya sa Laguna. Pansamantala muna nating iwan itong issue kay Chris Aquino at ganun din yung mga judges sa Idol Philippines. Oo, si Regine Velasquez daw ay makakasama nga si Vice Ganda at ganun din si na James Reed at si Moira. Ayan. At ito pang ano no? Ito pang paglilibot naman. Ayan, paglilibot ng ating Miss Universe kahapon ay nakita natin. Una nang nagkita sila sa ng Pangulong Rodrigo Duterte tapos sinundan ni Vice President Leni Robredo. Ano, ng Congress, nagpunta siya sa Congress and then kay Vice President Leni Robredo. Tapos kahapon din ay lagari siya. Nagpunta naman siya sa Senado. Ayan, sa Senate. Ang tinutukoy po natin ay si Miss Universe 2018, Catriona Gray, kung saan nga ay sinasabi niya na talagang siya ay ano, maninindigan sa kanyang mga advokasya or kanyang mga advocacy na ika nga ay makakatulong para sa kanyang organisasyon. Ayan, gagamitin niya yung kanyang pagiging Miss Universe, sabi niya, sa mas marami pang matutulungan. Aba, bata pa pala ito, si, ano, si Miss Catriona, ang 25-year-old Filipino-Australian beauty queen. Oh, ay ano po, dumating nga noong February 15 at ilan sa mga kabilang sa kanyang mga events na pinuntahan at yung mga charity projects ay yun pong Grand Parade sa Metro Manila noong February 21. Tapos meron din siya sa Araneta Coliseum noong February 23. Ayan. So sabi niya, siya nga po ay itinalaga na nga, no? Na kumbaga Miss Universe at itong platform ng pagiging Miss Universe niya ay gagamitin niya para sa ano, sa mga kabataan, no? Talagang may ano siya, may tawag dito, may heart siya talaga sa mga bata, no? Si Miss Universe. At talagang very open yung kanyang ano, sinasabi niya kung ano yung ayaw niya or gusto niya, 'di ba? So sabi niya meron siyang mga opportunity kung meron siyang mga opportunity na i-meet yung mga visually impaired na mga bata lalong-lalo na dyan sa Tondo area. Ayan. So para sa kanya mas maging makabuluhan yung kanyang gagawin sa pamagitan nga ng pagbibigay halaga dito sa mga batang ito na
gusto niyang sabihin na kung kumbaga parang kapag nakita daw niya itong mga to, gusto niyang sabihin na hindi man nila nakikita ang mundo or kulay o hugis ng anumang bagay, 'di ba? Pero sa pamamagitan ng pagsasalita niya, eh mararamdaman nila kung gaano kaganda ang mundo. O 'di ba? Parang talagang ano no, yung mga beauty titleist natin, mga Miss Universe natin, talagang pag nagsalita sila parang mapapanganga ka na lang eh. Oo nga po, tama po kayo, parang ganyan, 'di ba? Oh, so talagang ano, saludo naman tayo dito kay Miss Catriona Gray. Ayan, at talagang ano, talagang iba, ha? Iba yung kanyang beauty. Yung mga nagbabash naman daw, bakit daw, 'di ba sabi, bakit daw may entrata. Ayan. Bakit ganon? Bakit may ano, bakit may mga ganitong mga tanong? Ito yung na-tackle na natin ito last week eh with Direct GA. Ang sabi nga ni Direct GA, wag namang i-bash daw yung si may entrata. Bakit daw? Kasi may mga tanong ho na ano na may entrata bagay bang gumanap o kasi apparently magkakaroon ho ng ano ng Catriona Gray yung pagsasapelikula ni Catriona Gray sa MMK pero ang gaganap nga yung si may entrata and mukhang nababash yung dalaga dahil bakit daw siya? Eh bakit naman hindi kung magaling naman umarte talaga naman kayo? O 'di ba? Kailangan ba na ano? Kailangan ba na laging ano, laging kumbaga parang maganda, 'di ba? O tsaka hindi naman siya ganoon kapangitan kayo naman. Eh kung iko-compare syempre dun sa Miss Universe, 'di ba? Kung ikukumpara talaga dun sa Miss Universe, eh kaya nga tinawag na Miss Universe yun eh, talagang maganda. O, kahapon din, kahapon, eto pinakita sa akin, nagla-live si Ate Cecil ng Philippine Star sa Senate. Eh de, tinignan ko yung kanyang nila-live dahil nga nando dun sa Senado si Miss Catriona Gray. And nakaupo si Catriona sa tabi ni Senate President Tito Soto III at ganun din kay Senator Nancy Binay, no? Sabi ko dito kina Julie, naku, malamang sa malamang to, gagawa na naman to ng ano ng write-ups or mga memes nung mga matataba ang utak diyan, 'di ba? Aba, hindi nga ako nagkamali. Oh. Talagang ang wala silang inabangan ano kung hindi yung si Senator Nancy. Kung minsan naaawa na ako kay Senator Nancy Binay eh, 'di ba? Kasi parang ano, wala nang ginawa kung hindi gagawa ng memes. Merong mga kumakalat ngayon eh, yung parang ang sama ng tingin, parang ganun or talagang titig na titig si Senator Binay at sinasabi na ano na doon daw may bubble thought pa na nakalagay na parang maputi ka lang, parang ganoon, 'di ba? Talagang napakataba ng utak ng mga ano natin, nung ating mga tawag dito, nung ating mga netizens. Ayan, na gumagawa pa, nag-e-effort pa talaga para gumawa lang ng mga ganung bagay, 'di ba? Eh para sa akin, huy, napaka ano naman, napaka cheap. 'Di ba? I mean, kasi kahit siguro din ako eh, kahit siguro din siguro ako, or kayo, di ba? Hindi ka ba mamamangha at hindi ba manglalaki yung mata mo kung ang katabi mo ay isang Miss Universe, di ba? O kahit sabihin mo na babae, or ako, kalimbawa, babae, ganyan. Talagang ano, talagang manghang-mangha ako, di ba? Baka nga nakanganga pa ako eh. Diba? Abay isang karangalan na mapatabi siya sa akin, 'di ba? Parang ganoon na makatabi ko siya rather, 'di ba? Kumbaga parang isang magiging malaking karangalan at tatanawin kong memorable talaga 'yan dahil katabi ko siya. Katabi ko yung isang ano, yung isang Miss Catriona Gray. Kaya wag niyo nang intrigahin si Senator Nancy Binay, 'di ba?
Oh, teka muna. Oh, ito, yung mga nagsiboto, 10:58 na po sa usapin ng awayang Chris Aquino at kay Gretchen Barreto. Ang huling survey natin, nangunguna ang kumakampi kay Lagreta, kay Gretchen Barreto, 39. Kay Chris Aquino, 24. Ayan. Kasi ito ho ay nag-ugat dun sa ikinagalit ni Lagreta yung di umano'y pagsawsaw naman daw ni Chris Aquino para sulsulang magalit sa kanya yung kanyang mga kapatid or yung kapatid niya na bunso, if I'm not mistaken, si Claudine. O, tapos nung nagkaroon naman ng issue about Chris and Nico Falsis, ang kinampihan naman niya ay si Nico dahil kaibigan daw niya, and nagpost pa nga siya ng sa Instagram, no? And then eto nga, na-dismiss yung kay Nico, so nagra-rant si Chris, nagra-rant din si Lagreta, at nag-throw pa ng party. Ito yung pinakahuli, nag-throw ng party siya kay Nico Falsis in victory dun sa laban dun sa dalawang ika nga kaso, o laban dun sa kaso na na-dismiss. Ayun pala, laban dun sa kaso na na-dismiss. But of course, Chris Aquino is Chris Aquino, and Gretchen Barreto is Gretchen Barreto. So yung dalawang yan talagang masasabi natin na talagang medyo si Chris talagang taklesa naman siya, aminado naman siya, and si Gretchen naman talagang medyo may pagkamaldita talaga. Inaamin din naman niya yon. Ayan, maligayang panonood at pakikinig kay Tito Sen Gaitos. So nakaabot ka po, maraming salamat. Kay Sharon Markowi, syempre pa, walang sawang sumusubaybay sa atin yan. Sandaling lamang po, meron pa kayong 15 minutes para bumoto sa aming tanong sa awayang Chris at Greta. Sino ang kakampihan nyo? Siguro tawagan din ulit natin si Direk GA para malaman natin sa kanya yung iba pang mga kaganapan dun sa kanyang pinuntahan. Oras muna natin, 11:01, at ang oras na yan ay hatid po sa atin ng PCSO. Sa PCSO, sa bawat taya, para sa kawang gawa. A place very far from this world, and the only way you can get there is through music. Remember, only music can set you free. Ang musika ay buhay. Malungkot, parang walang saysay, at laging may kulang kapag walang tugtugin na nasasagap ang ating mga tenga. Bilang bahagi ng aming tungkuling makapaghatid ng iba't ibang uri ng programa araw-araw, sa inyo na ngayon ang DZLE Playlist. DZLE Playlist. Dalawang oras na hindi basta tugtugan, kundi dito madidiskubre ang lahat ng singers na nasa likod ng mga paborito niyong awitin noon at ngayon. Kailan sumibol at naging tanyag ang kanyang mga kanta? Boses lamang ba ang kanilang naging puhunan sa pagsika? Alamin kung paano nakatulong ang pakikisama sa kanilang katanyagan. Ano ang mga kantang tumatak sa ating mga alaala? Ang lahat ay iahatag sa inyo ni DJ Tony T. DJ Tony T. Sa bagong programa, DZLE Playlist. Programang maghahatid ng sari-saring mga awiting naging paborito mo. DZLE Playlist. DZME Playlist. Tuwing alas 12 ng tanghali, mapapakinggan sa Radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang hintilang may paninindigan. Wake up, the morning's over.
Ikaw ba'y may mga karanasan sa pag-ibig? Nakaka-relate ka ba sa mga saya at kasawi ang dala ng pag-ibig? Narito na ang programang magpapantig muli sa inyong mga puso. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. Miss J. Love Diaries. Love Diaries. Programang nagtatampok ng mga kwentong tagumpay at kabiguan sa pag-ibig. Miss J. Love Diaries. Miss J. Love Diaries. Pakinggan ang mga payo sa pag-ibig at dagdag kaalaman upang di na muli masasaktan. Miss J. Love Diaries. Miss J. Love Diaries. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng hating gabi hanggang alauna imedya na madaling araw. Miss J. Love Diaries. Miss J. Love Diaries. Alas 12 ng hating gabi dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ang papasadahan, umatikabong komentaryong malaman, higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Lunes hanggang Biyernes, dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, DZME 1530. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Gusto mo bang kantahan ka ng gwapo naming DJ on air? Request na ng favorite song mo. Dahil narito na ang programang Pwede sa Chick, Pwede sa Boy. Chick Boy! Para sa gustong magpabati, bumati, at makikanta gabi-gabi. Chick Boy! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Chick Boy! Feel na feel ang kantahan, basta si DJ Neil Loverboy ang kasama. Makinig, mag-request, tumawag at makikanta na. I love DJ Neil. I-play mo na! Todo na talaga to! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. 11:07 na po ang ating oras. At syempre patuloy pa rin po tayo sa ilan pang mga maiinit na mga balitang showbiz nitong mga nagdaang week. Oo. Lalong-lalo na yun hong pinag-uusapan na ika ngay pagkakapanalo sa Oscars, oo, nitong si Bohemian Rhapsody. Siya pala ay ano no, Arab, first Arab ano, actor, American actor if I'm not mistaken. Siya po ay nanalo bilang actor. Napanood niyo ba yung Bohemian Rhapsody? Eh napakaganda naman pala talaga ng ano, ng pagganap niya doon. Talagang nabigyan niya ng hustisya yung ano, yung pagganap bilang Freddie Mercury. Pero ngayon po na siya ay ano, siya ay nababatiko si Rami Malek, nababatiko siya dahil sa kanyang speech, no, na gumawa kami, sabi niya parang we make ano gay movies. parang ang ano ng LGBT, bakit daw tinawag na gay si Freddie Mercury. Ayan. Pero congratulations kay Rami Malek
Ayan, siya po ay nanalo bilang best actor. At kung hindi pa ninyo napapanood yung Bohemian Rhapsody, eh napakaganda. Kasi ifini-feature po doon yung naging buhay ni Freddie Mercury. At siya po yung lead singer ng bandang Queen. At lalo ninyong ma-appreciate yung mga kanta ng Queen. Although ako, lumaki na ako, talagang napapakinggan ko din yon. Pero hindi ganun ka, tawag dito, hindi ako ganun ka-appreciative masyado. Pero nung napanood ko yon, talagang parang napa-wow ako. Kasi parang, wow, talagang mga musical genius sila. Ang galing. O, panoorin ho ninyo kung hindi pa ninyo napapanood. Okay, nasa kabilang linya na natin si Direk G.A. Villafuerte. Direk, live mula dyan sa Laguna. Direk! Hello. Oo. Ayun nga, Direk, kanina binabanggit ko, no, itong si ano, Rami Malek, yung yes, nanalo bilang best actor sa ano, sa Oscars. Oo. Yes. Eh talagang napaka-powerful naman ang kanyang ano, 'di ba? Ng kanyang acting. Napanood mo ba yung Bohemian? Yes, actually, kasi sa mga ano, parang strong contender talaga for best actor. Tsaka ano, hindi rin matatawaran yung acting niya kasi pati yung ano, iniba niya, iniba, parang inano niya yung ano, character ni Freddie Mercury talaga. At saka alam mo pala yung ngipin niya, yung 'di ba, yung parang very protruding yung ngipin niya, yung malaki. Ano pala yun, pre-practice niya sa loob ng isang taon, pre-practice pala niya yun na ano, na kumbaga parang pre-practice niya na kung paanong magsalita, kung paanong kumanta, ganun. Correct. Oo, ang galing, no? Pati yung galaw, pati yung yung kilos, yung pananalita, tsaka ang galing. Kung napanood nyo, mapapabilib din kayo sa kanya na ganun pala si Freddie Mercury. Parang nakikita mo sa kanya talaga na siya si Freddie Mercury. Yung mga tipong parang pumikit lang pala siya, nakagawa na siya ng ano, ng kanta niya, 'di ba? Yung mga tipong mga ganun. Ang galing eh, napaka musical genius nila. Ayan. Uy. Babatiin ko muna. Batiin muna natin direk si Ismaeli Fabatini. Hello Isma. Good morning. Hello. Si Mami Dolores Regine ng San Diego, California. Ayan, nanonood sa atin. Oh, ang butihing mami ni Kongkon. Ayan. Ng aking Labidubs. Oh, nanonood din sa atin direct. Inaabangan niya yung ano, yung sino ang mananalo kaya sa poll. Pero ano ah, nangunguna sa survey natin ang ano, si Gretchen Barreto. mukhang talagang maraming ayaw kay Chris. Siyempre, iba-iba naman ang opinion ng tao. Hindi naman natin makokontrol yan kung kanino sila. Kay Greta ba o kay Christeta? Oo. Meron pa kayong 3 minutes. Mamaya, babanggitin ko na kung sino yung mananalo sa poll. Anyway, Direk G.A., isa sa mga ano, isa sa mga pinag-uusapan din na balita ngayon. Actually nung pumunta si Corina Sanchez sa ano, sa US dahil doon sa pagpapanganak ng nung sa surrogate mother nung twins niya, 'di ba? At ganun din si Mar Rojas. Ngayon naman may mga nagsi-circulate na mga photos din. Kanina ay kawawa kanina binanggit ko si Senator Nancy Binay, kawawa naman. Talagang 'di ba kung ikaw ba hindi mo kung ikaw ba makatabi mo si Catriona Gray, eh, hindi ka ba makakatitig din ng ganun kagaya nung ginawa ni Senator Nancy, 'di ba? Parang kahit din siguro ako talagang parang manghang-mangha ako eh. Now ito yung going back dito kay ano, kay Mar at saka kay Miss Corina Sanchez. Parang ano, parang yung iba naman gumagawa na naman din ng mga memes. Ano masasabi mo dun sa ano, dun sa kanilang mga bashers? Again, sabi ko, lagi ko sinasabi yung mga bashers ay naka-ready at anytime. Kasi mag-aantay lang yung sila ng pwede nilang itira dun sa tao. Alam mo naman yung mga yan. Especially mga trolls. So, masasabi ko regarding kay Corina tsaka kay Mar,
hindi ako nagko-comment kasi naman naman pag-politics, medyo ano ako, charot. Hindi, pero kasi celebrity din sila, ikaw naman. O, oh, diba? Hindi, oo naman, pero wala, hindi ako... Hindi ka ba masaya para sa kanila? Medyo siyempre magkakaroon ka rin ng simpatsa sa kanila because itong mga bashers na to, nag-aantay lang sila kung ay feeling ko kasi, kagaya ko rin, naghahanap lang din tayo or ako ng kung sincere ba yung dalawa or hindi. Yun lang. Oo. Oh. Kau talaga. O teka muna, batiin muna natin kay ano si Alisa and Daniel from Chula Vista. Ayan, at saka si Tito Mandy nanonood sa atin sa Chula Vista, San Diego, California. Ayan. Hello, Alisa and Daniel. Ay, si Cheeky Corkery. Ayan, a Corkery family. Oy, alam mo ba, ato direct ka. Itong batang to, si Alisa at saka si Daniel, pang-artistahin ito. Oh, maganda ito, tsaka pogi. Oh. Baka pwede nating ano. Pwede, di ba? Oo. Oo. Ayan. Pero mga swimmer din itong mga batang ito eh. Oh, congratulations pala kay Daniel. Ayan, I think parang nanalo ata siya. Oh, sa breaststroke ba? Oh, may medal siya. Ayan. Ah, okay. Oh, but anyway, Derek, eto. Yes. Kay Mar at saka kay Corina, kanina binabanggit ko nga, ang lulupit naman ng iba talaga naman, kumbaga parang sasabihin natin eh, medyo, wag namang idama yung mga bata, kawawa naman. Okay. Alam mo, merong memes na nilagay yung iba, napakasalbahe. Ano, tawag dito? Yolanda and ano daw. Kasi, di ba ano yun? Twins yung anak nila. Oo, Yolanda and Ondoy daw. O, kawawa naman yung ano. Let's just be happy for them. Di ba? Kasi, ilang taon, may edad na rin naman si Corina, di ba? At saka si Mar. Oh, pero para sa isang babae na magkaroon pa ng mabigyan ka ng chance na maging ina, eh talagang ano, talagang overwhelming 'yon, 'di ba? Isa lang masasabi ko sa mga 'yan, sa mga basher. Oo. Itong masasabi ko sa nila, inggit kayo. Charot. 'Di ba? Ako talagang ano eh, natutuwa nga ako eh. Although may usaping legal 'yan kasi dito sa Pilipinas nga, 'di ba? Hindi pa tinatanggap yung surrogate na tinatawag. Oo, na-discuss natin 'yan last week. Hindi pa siya natatanggap. So most likely ang mangyayari parang kagaya ng ano na kailangan aamponin nila 'yon para maging legal dito sa Pilipinas, 'di ba? Oo. Teka muna, baka may i-interview ka ba diyan? Ano bang mga pinakahuling kaganapan diyan sa kinalalagyan mo? Actually, nag-uumpisa na ang Festival of Talent, ang kanilang pageant, role play sa Peter Pan. So, naririnig po sa aking paligid at nag-start na sila, start ng production diyan. Ano to, Cavity Heart of Knowledge Montessori Incorporated. Yan. Mm. Human Heart of Knowledge Montessori. Diba? Alakas makasala-sala ng pag-judge ko dito. Parang naiiya ako. Hindi, actually, yun, bakano ka na ito, pang-apat ko na nanood to. Yearly akong may-invite ko dito. Anong mga talent naman ang pinapakita diyan ngayon? Sana nakapag-send ka ng mga video. Mga bagit ng mga bata, yung mga bagit. Mm-hmm. Mga roleplay ng ano, na parang duplicate sila ng Peter Pan as of now. Oh. Oh, mukhang masaya nga, Derek ka. Balitaan mo kami ha. Yes. Na-miss ka namin dito sa studio pero mas mukhang maganda-ganda yung view mo diyan at mag-relax ka muna dahil mamaya
mag-ano na tayo, mag-babalitaan na tayo, di ba? Oo. So, pwede ka pa rin, pwede ka pang mabulabog dyan para magbalita. Yes, oo naman. Ayaw naman pala. Nakaredy na ako. Oo. O, teka muna, ito. Banggitin ko lamang yung sinasabi ni Tito Sengay to. Sabi niya, ang Chula Vista daw is at the border of California and Mexico. Tijuana Town. Oh, okay. Correct. Oh. Teka muna. Direk, ito ha. Nasa na ba? Wait lang. Titignan ko na yung ano, yung resulta ng ano, ng survey natin, ng pa-survey natin. Sige. Ito na. Tignan ko na muna. Ganap na 11:19 na po ang ating oras at titignan na natin kung ano yung resulta ng survey. Ito ay 63 votes. Ayan, ang nakuha natin. Sa awayang Chris Aquino at Gretchen Barreto. Sino ang papanigan nyo at bakit? Ayan. Oh, ito na. Nasa na. Mukhang panalo po si La Greta. Meron siyang 39 votes. At kay Chris Aquino, 24 votes. Ayan. Wala hong dayaan dito. Ha, nakikita ho yung mga nagano, nakikita ho yung mga bumoto. Oh, kaya wala hong dayaan dito, ha. Maraming salamat. Banggitin ko lamang yung mga ano, yung mga bumoto. Ayan, maraming salamat kay Edwin Tamayo, kay Yana Snow, si Bowie Gaspar, Nel Siki Hodnon, Lampel Acosta, si Brot Jack, Sara Bandigan, si Fedizon Princess Pearl, Kian Lombres, Crazy Runs, si Atni Oretsaw Anepo, sorry ho, at talagang hindi ko mabasa ng husto yung iba, si Elmer Francisco, Rolando Vicente, Hung Hyun, Cesar Nietes Escantilla Jr., Adela Villaflor, Yakova T., Willie Hurrilla, Wahida Matindo Sanlocan, si Shahani Pueto, Rowen Mateo, Arlie Leslie Taladucon III, si Ray Dasmariñas, Martin Harold, Gab Ferreras, April Girl Mendoza, Karen Cabalit, Gabs Quinto, M. Joseph Aguilar, Amelia Reyes, Marisa Tarobal, H.Y. Herenz, Nelia Cuevas, Janet Klasen Amahit, Abigail Ladera, Maribel Santos at Lily Anderson and Dudoy Arquiza. Ayan, sila yung mga bumoto ng pabor kay Gretchen Barreto. Ayan. O, yung mga bumoto naman kay Chris. Oo, si Mami Dali. Nangunguna si Mami Dali. Mami Dali Ragine. Si Christine May Calderon. Si Mimay Mimay. Melissa San Miguel. Joyce C. Si Mike Bartolome. Aileen. Oy, hello Aileen. Aileen JC. Si Mitchell Lising. Mark James Operiano. Uy, nasa ano pa to? Ha? Nasa Spain pa. Siyempre, si Derek. Bakit nga ba, Derek? Ikaw bumoto ka kay Chris, ha? Kasi nagpapakatotoo siya, sabi mo. Okay. Si si Akira Lopez, Dimpy Fernandez, Trixie Daos, May Empedrad, Aisel Gamos, Elisa Jane Manalansan, Steph Lopez, Gigi Montegrande, ano to? Shirley San Antonio, Michael Briones, Lisa Sabello, Casa Gamboa, si Sarah, at si Mark Anthony Sir Vanda. Ayan, sila yung mga bumoto kay Chris. Yung mga nag-neutral naman, maraming salamat kay, ito sa aking partner, si
Constantine Sakdalan, si Kuya Rene Maluhat, si Sir Benny Egay Keman, ayan, at si Paring Ryan Roa, si Sir JC Pasaylo, si Ma'am Eva Formento, si Ma'am Reynares Elsa, ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nag-participate. Ito po, again ha, ito po ay katuwaan lamang, no, dahil ito po pagka Miyerkules ay balitang showbiz tayo. At isa ho sa mga mainit na mga balita ay yun ngang usapin tungkol kay Gretchen at kay Chris. Ayan. Sige. Oy, si Christine May Calderon Perez mula dyan sa Angono Rizal, nanonood sa atin. Mariko, kamusta? Okay. Oh, Direk, may mga babatiin ka pa ba? Malapit na tayong mag-end. Ayun, Toy. Ito na nga, babatiin ko na lang yung mga family and friends ko na nakinig at nanood ngayon. Kahit na wala ko dyan sa studio natin, pero still, live na live pa rin. At nandito ako sa Youngstown, Santa Rosa, Laguna. O, di ba? Oo. So, ayan, maraming salamat. Ayun lang. Ayun. Oh, happy birthday pala. Happy birthday sa aking pinsan kay Chris Fed Aliana Tolomia, kay Mami Yana. Ayan, happy happy birthday. Hindi kita nabati kahapon eh, talagang ano, medyo kinapos ata kami ng oras. Kay Ma'am Vicky Junaldo, nag-birthday din pala, hindi ko nabati. Pero happy happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, yung mga hindi ko na nakita at hindi nagparamdam si Facebook. Oo, yung mga kaibigan kong nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayong February 27 na, 'di ba? Ang bilis malagas talaga ng araw, Direk. Bukas February 28 na, so sa March na tayo magkikita. Yes, oh. Sa March 6 na tayo at may dalawa tayong guest na sure na 'yon. Charot. Oh, hindi, tsaka ano talaga, 'di ba? Ang bilis malagas ng araw. Imagine, tapos na naman ang February. Diba? Kailan lang nagpasko? Tapos nagbagong taon. Oh. 'Di ba? January. Nalagas na ngayon Pebrero na naman. Diyos ko, baka isang pikit ko na naman eh, nasa ano na tayo? Nasa Disyembre na naman. 'Di ba? Ay, nako. Oh, sige, magpaalam ka na at magpasalamat ka dun sa mga nag-participate sa atin. Ayan, maraming salamat. Salamat sa mga nakinig ngayon ng mga aming latest showbiz chicas, si Jay Showbiz Chronicle. At ito na yung si Emily Fronte. Pasama na lang po mamamaalam. At see you on next Wednesday. Ayan. Thank you, Direk GA. Maraming salamat din kay Ma'am Gia Cruz Buenaventura. At sa iba pa pong mga hindi ko na nabate, bakit hindi na nagpapakita rito. Uh-huh. Pero again, thank you so much dun po sa mga nag-participate sa amin, lalong-lalo na yung sumagot ng survey. Congratulations kay Ma'am Greta, kay Gretchen Barreto. Sa 63 votes, siya po yung nakakuha ng 39. Ayan, 39 out of 63 votes. The rest ay kay Chris Aquino. Thank you so much, Philippines. Sana po ay nag-enjoy ho kayo sa ating palatuntunan ngayong araw na ito. Chill lang ha. Sabi nga lilipas din yan. Kung kayo ay nata-traffic, nabibwisit dahil ang daming mga balita na ika nga ay hindi kagandahan, sumasakit ang ulo ninyo dahil kung ano-anong mga nangyayari sa paligid ninyo, di ba? Lilipas din yan. Hayaan mo na lang. Diba? Sabi nga it's not a bad life. Ano lang yan, it's a bad moment. It's just a moment. Pero, it's not a bad life. Direk, nagmamadali akong umuwi para marinig at mapanood ka ng live. Kaya lang, sayang, wala ka. Next time, ha? Sabi ni Tito Sen Gaitos. Ikaw talaga, Tito Sen, ha? Pagka si Direk kang nandito, nagmamadali kang umuwi. Paano naman ako? Ikaw talaga.
Maraming salamat po sa mga nakasama natin, si Ms. Jo Mariano, na masarap na masarap ang iniyahaing menu sa araw na ito. Ms. Jo Mariano, maraming salamat. Yung ating mga practicumer from PUP at ganun din sa Cavite State University, tama ba? Si Chelsea, ayan. Maraming salamat sa pag-agapay ninyo sa akin. Nagsilbi nating mga production assistant. Pero maraming salamat din kay Ms. Jo Mariano, ating executive producer. Ganun din ang ating IT expert, si Amy Albasco, at ang ating engineer Joey Nunag. Thank you Tito Sen. Natatouch naman ako sa iyo. Thank you Tito Sen Gaitos, pinapanood daw niya ako kahit replay. Maraming salamat po. Kahapon binati rin kita. Sabi ko kahit nga replay pinapanood mo pa rin. And i-like lamang po ang aming Facebook page. Tama po, pumunta po kayo sa DZME at hanapin po yung DZME 1530 sa inyong Facebook account. I-like at i-share ang amin pong mga palatuntunan. Maraming salamat, Philippines! Nag-enjoy po ako sa isang oras at kalahati ng mga showbiz balita at syempre pa yung survey natin with Direct G.A. Villafuerte. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Babalik po tayo sa ilang sandali po lamang, at sa pagbabalik natin, mga maiinit na balita, hatid ng ating mga kasamahan na tagapaglimbag balita natin. Nandiyan dyan si Harley Valbuena at si Julie Baiza at si Eric Vocal. Thank you so much! Mabuhay! At tabayanan po ninyo ang DZME Balita sa Tanghali. Susunod na! Bumaba? Ang alin? Oo, bumaba, pero magkasinghaba pa rin at mas masarap ha. Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangkap, mas masarap at masustansya ng makinig sa programa Homebody. Kumpleto sirikados na mula sa success stories, health and beauty tips, at pagkabay kay misis ng tamang paghahanda ng pagkain, pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya, wala ka nang hahanapin pa. Homebody. Bubusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusugan.